Nagulong-gulo na ang buhay ko. Hindi ko na mawari ang lahat. Hindi ko alam kung saan na patungo. Ngunit, dito pa rin bumabalik. Pilit mo kong tinatawag. Bakit sa aking isip bumabalik ang lahat ng sakit? Lahat ng alaala nagpapakita sa aking isip. Kahit anong tawag mo, hindi ako pupunta. Hindi ko pa kaya. Kahit anong pilit mo, patuloy pa rin umuurong ang aking loob. Hindi ko kaya. Patawad. Ako po ay nagsimula sa paglilingkod sa pagiging isang altar server nung ako po ay maliit pa lamang. At sa hindi pagtagal ng panahon, pumasok po ako sa seminaryo ng Oblates of St. Joseph at ngayon po ay isang ganap ng pari. Sa ating mga kabataan, mga minamahal, ang napagyayabong ng ating simbahan ay ang samahan na ibinibigay nito sa bawat isa. Yung organization at mga programa na ibinibigay para sa bawat isa. At ang may pagyayabang naman natin, mga minamahal, yung may pagmamalaki natin balang araw ay yung mabubuong samahan. Hindi may pagkakaila na sa ating pagtanda, hindi mawawala ang samahan na nabuo sa pangiging bata. At napakaganda at napakasarap balikan na marami kang naging kaibigan at yun ang isang yaman. Bukod sa kaibigan, ang yaman na makukuha mo sa paglilingkod bilang isang kabataan ay ang pananampalataya. Pananampalataya na kung saan matatanto mo na ikaw ay patuloy na naniyayakap sa pag-ibig ni Kristo. Patuloy na tinuturuan ni Kristo. At ito ang pinakamagandang yaman sa paglilingkod bilang isang kabataan. Ang matanto na si Kristo ay kasama mo sa buhay. At bilang panghuli, yung yakag na sinatawag natin. Ang yakag ay para masabi natin na hindi ka nag-iisa sa buhay na ito, sa buhay ng paglalakbay na ito. Ang yakag ay makita natin na tayo ay sama-sama na naglalakbay patungo kay Kristo, patungo sa kaluwalhatian ng kanyang langit. At nawa, makita natin sa hirap at ginhawa, sama-sama tayo naglalakbay patungo kay Kristo. Hi, ako nga pala si Jomar Dalangin. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Bernice Gonzalez. Ako po si Frederick Climeno, o mas kilala bilang Fred. Ako naman po si April Rose H. Climeno, o mas kilala bilang Apple. Ayun, may pagmamalaking ko karanasan eh noong doon kasi nagkaroon na talaga ng impact yung youth ministry sa akin nung naging Hesukristo ako. Kumbaga, number one role or pinakamataas na role sa sinakulo is ang Jesus Christ, syempre, siya ang ating Panginoon. Ang bigat ng role na yon, guys. Simula noon, lalong lumaki ang mga responsibilidad ko. Pamula noon, basta parang naging blessing yun eh. Naging blessing yung maging Hesukristo ko hanggang sa naging official na ako ng parokya, tapos pinakamataas pa na posisyon sa bikarya na ako, binigay din sa akin. Yun, kumbaga binigay din sa akin ng Panginoon yun at maraming salamat at nagampanan ko naman siguro na maayos yung mga tungkulin ko noon. Paano na pagyabong ng PYM ang iyong buhay? Ako po, I will be forever grateful dahil naging requirement po siya sa school namin. At dahil doon, hindi ko po inakala na I will embrace this journey wholeheartedly. Ang kalis po specifically ang isa sa mga naging foundation ko kung sino po si Bernice ngayon.
And alam ko, ito po ay naging pangalawang tahanan ko na. At habang buhay ko po yun, ipapagpasalamat. Memorable po sa aming dalawa bilang Haris po, ay doon po kami nagsimula. Doon po kami nagkakilala. Apo, doon ko po siya unti-unting niligawan. Doon ko po siya pinaibig. At doon din po kami kinasal sa simbahan po ng Euphrasia. Lamang po ang ating parokya ang pinagyaman at pinagyabong ng ating Parish Youth Ministry, kundi pati na rin po ang aming mga buhay. At sa pamamagitan po ng PYM, mas nakilala namin ang isa't isa, lalong higit sa lahat po ay ang ating Panginoon. Ilang taon na rin ang lumipas magmula nang ikay lumisan. Naaalala ko pa rin ang iyong mga ngiti sa tuwing ikay pupunta sa simbahan. Mga ngiting nakakahawa, nakakahalina, nakakapangimbita. Bitbit lagi ang pananampalataya. Ika'y masayang nagbabahagi ng mga aral at nagsisilbing inspirasyon sa kabataan. Sa iyong paglabas, pagod ay makikita. Ngunit ang mga kaligayahan sa iyong mga mata ay umaapaw. Anong mayroon? Bakit sobrang iyong paglilingkod? Bakit nagiging palaisipan ito sa akin? Narito na naman ako. Ayan ka na naman. Hanggang kailan mo ako tatawagin? Ano bang nais mo? Anong pakiramdam ito? Hindi ko na mapigil ang aking mga paa. Panginoon, salamat. Santa Maria Euphrasia, salamat sa iyong paanyaya. Kaibigan, salamat sa pagpaparamdam. Tunay na ipinakita mong ikaw ay tulad ng ina ng ating parokya, na lahat ay ginagawa ng dahil sa pagmamahal. Sa iyong paglagi rito, napagyabong mo ang iyong pakikisama, tulad na naging samahan nating dalawa. Tunay na may pagyayabang ang iyong binuong samahan na siyang nagiging daan upang magkaroon ng magandang ehemplo ang mga kabataan sa ating parokya, tulad ng ating patrona. At ang mga kabataang ito, sila ang tunay na yaman ng simbahan. Sa iyong munting paraan, ako'y niyakag mo upang maging kaisa nila. Maging kabilang sa pagsasama-samang paglalakbay ng ating pananampalataya. Napagtanto ko na. Ako'y iyong sinamahan upang aking mapagyabong ang aking pananampalataya. At mapagtantong ako ay patuloy na niyayakap sa pag-ibig ni Kristo. At sa paglalakbay ng ating simbahan, aking ibabahagi na ang tunay na yaman ng ating paglilingkod ay matanto nating si Kristo'y ating kasama habang buhay. Sama-sama tayong maglalakbay patungo sa Kanya. Sa paglilingkod sa kanya.
pabiyaya niya tinanggap mo at pinayabong ibinahagi sa iba, higit mo pang pinagyaman. Pinag-ugnay niyakap mo hanggang lahat ay mayakap sa piling ng ating Diyos at sa Birhen ang kaisasay. Dito ang pagdiriwang, pumili yung pinagyaman.